itong kalaban, talaga naman na ayaw ko. Sa akin lamang pinakain kasi ng araw-araw ko. Sa kanilang tahanan dapat daw dinalaw ang kalaban ko. Di niya kasi ko kayang mag-isa, kaya dapat daw dinalaw ang kalaban ko. Sa lahat ng yung nakalaban, ako'y talagang iba, hindi ko na nagawang humalungkat ng nakaraang laban mo para siraan ka malamang. Di na kita hinanapan pa ng butas, bubutasan ka na lang. Oh, tumatayo pa. Kahit may tama na yung mali, ako'y nabibilib pa rin yabang. Sakit na titiis ng inosente na kahit kita nang may butas, pinaglalaban pa rin na parang DDS lang kay Duterte. Tinangka niya ako na lamunin, ngunit ako yung salitang di niya kayang malunok. Panay inom na nga ng tubig, mistulang na sinok. Ako'y nanatili lamang sa iyong labi, kaya ang labas nun mapanira. Tanong panong mo ko makakain o hindi mo nga masabi pagkat nasa dulo lang ng dila. Siya may asawa at anak na. Oo, may pamilya. Habang ako, nananatiling pa rin binata. Walang nobya bilang patunay. O di ba mas delikado dahil wala akong binubuhay? Alam kong may katanungan ka sa iyong isip. Nasa likod nitong tela parang gusto mong masilip, kaya sige pagbibigyan, may mukha kang masisilayan. Na kahit tanggalin ang tela sa aking mukha ay di ako mukhang nahihirapan. Kaya bago matapos ang lahat, sana di ka naniwala sa aking mga sinabi pagkat ang mananatiling totoo lang ay mga linya kong pinali na madali kang maniwala sa biro. Kaya sa prank ka nagpadali. Yo, alam nyo kung gano'ng kabanuto? Sumali sa sariling turna, kunyari, ibang tao. Doon palang panalo na ako. Yung paliga mo sa banato, walang sumiseryoso. Ado, sobrang ikli ko lang ibubuod. Sa liga mong banato, judge lang nanonood. Isipin mo sa yung liga, wala sa yung sumusunod. Kasi wala kang kwenta. Extra ka lang sa video, pamparami sa eksena. Tapos bobo pa mag-judge, nagpapatawa ka bro. Gusto ko lang linawin Frank, walang may paki sa'yo. Kasi nga Frank, walang sumiseryoso, walang diin lahat. Mas okay pa yung intro niyang yo-yo. Bilang ko lang bobo sa live, nung pumasok na sa video. Kasi Frank, ang corny mo. Ano, pagsasaba ka ng live, may dala kang kodigo? Kaya lulubog, lalabas ito na wak. Parang si Kung na ang nag-vlog, hindi nabebenta tong si Frank. Panggigilan kitang banuka, patiliga mong banatong pinagkalatan ng basura. Kaya sa battle namin, di na ako magtataka. Sobrang sipag pumasok sa school, pati sa battle nagbabasa. Ang lupet, nakakatanga. O sige na Frank, kunyari hindi halata, dadayo ka na lang dito pa sa portico. Hindi ka mananalo, tulong pa kayo ng grupo mo. Masyado ka ng pabigat, walang pag-asa sa kanya. Sa nanay niyang pugutom na at puyat, abay pasan-pasan pa siya. Sa yung matayog na lipad, walang malinaw na pa siya. Bobo ka na ngang mag-rap, pinapatay mo pa yung ina. Tang ina ka. Time. Yo, Pomoso, North Suprema, CPMM, 1440 Collective, syempre Siksik Bara Tournament. Shoutout kay Utol Kenji. Sa labang Frank versus Blame G, binoto ko si Frank. Mas maraming laro sa salita, mas maraming linyang kumonekta, mas creative ang pagsusulat niya. Although, magaling din naman si Blame G, pero parang napalit ko si Blame G, na-judge ko na ito sa isang battle. Laban niya kay Du dati. So, parang yung solid din, pero mas marami lang talagang laro sa salita tsaka variety ng wordplays na ginawa si Frank. Lalo yung solid endam niya, yung sa Frank, yun, madaling maniwala sa biro. Tsaka yung teka, naglista kasi ako tsaka yung isang solid na line niya doon, yung parang sa akin pinaka-highlight ng round niya,
yung binata siya, tapos wala siyang asawa, anak, wala siya, kaya wala siyang binubuhay. So yun. Tapos yung mukhang nahihirapan, dulo ng dila, so yun. Malakas. Pero malakas din yung name clips ni Blame GK Frank. Sa mga name clips niya. Tsaka yung sa school yung nagbabasa. Solid yun. So yun, ang boto ko, si Frank. Peace. Yeah, what's up? Sir Deo, shoutout Maribel Hip Hop Production, Northcamp Production. About sa battle ni Blame G versus Frank. Makikita natin na maikli lang yung kanilang time. Kasi sa ibang online rap battle medyo mahaba, which is nakita ko is 2 minutes yung isa is nasa 1 minute o 2 minutes na rin. Siguro ay based in sa strong. Sa strong ng sulat ng pyesa. I think mas tamang dito si Blame G. Makikita natin na mas maraming suntok na pumasok dun sa mga sinabi niya tungkol kay Frank. Bagamat si Frank pumabawi dun sa mga pyesa niya na hinanda, medyo nakulangan ako dun sa kanyang setup. Siguro style niya yun, pero I think bilang isang judges makikita ko na more improved pa rin sa ganung sistema ng paglalaro ng mga salita or sa paglalaro ng mga piyesa na ganun. I think mas lamang dito si Blame G, kaya I vote for Blame G. Maraming salamat din sa kay kapatid na Kenji sa papaunlak sa paghuhurado dito. Maraming salamat. Peace. Yo, yun ko nga pala. Yun, binoto si Frank. Mas nagustuhan ko yung pinakita niya. Yun, although magaling naman si Blame G, Gigel, pero mas nakita ko yung quality ng sulat. Mas maganda yung pagkakagawa ni Frank. At yun, mas tingin ko mas pinagigiyan ni Frank yung preparasyon kaysa sa ginawang preparasyon ni Blame G. Pero yun, solid sila pareho. Yun, mas nagustuhan ko lang yung binahita ni Frank. Mas maraming laro sa salita. Maraming personals na binitawan si Blame G. Ang ganda ng background ko. Background music. Mas maraming personals na binitawan si Blame G. Pero mas maganda yung mga ginawang laro sa salita ni Frank. Yun. Mas battle wise yung ginawa ni Frank. Kaya yan, binata ko si Frank. Unico, shoutouts kay Kenji. Na pinag-judge ako kahit ayoko. Hindi, joke lang. Unico.